na sineserye dito sa One Screen. Malubha ang sakit ng anak ko dahil kay Soraya. Pag namatay siya, isinusumpa akong papatayin ko rin siya. Huwag niyong gawin yan. Anong mapapala niyo kung papatayin niyo siya? Dudungisan niyong pangalan niyo at makukulong pa kayo. Hello, Aldo. Ano yun? Sinasabi ko na nga ba, gusto mo ako makausap eh. Nagkakamali ka dyan. Gusto kitang makita, mahal ko. Huwag mo nang subukan. Huwag mo akong pupuntahan. May problema na ang mga magulang ko at ayoko nang dumagdag pa. Ano bang nagawa kong mali? Huwag mo na akong kukulitin pa dahil hindi nga tayo pwede. Magaling ang ginawa mo. Anak, nakikilala mo pa naman ako, di ba? Opo, mama. Ako rin ba, anak ko? Opo. Siyempre naman, Karibal. Binigo ka ba ng anak ni Luis Fernando at ng basurerang si Maria ang taga-Barrio? Ilalabas daw siya ng Mexico, sabi niya. Wala kang gagawin para pigilan yun? Desidido si tita na sumunod sa pamilya niya. Baliw ka kung hahayaan mo silang ilayo siya sa iyo. Tama ka, Soraya. Hindi ako papayag na ilayo si tita nang hindi ko ulit siya nakikita. Hindi pwede. Kailangang alisan ko ng maskara si Soraya sa harap ng anak ko. Para malaman niya na hindi totoo ang mga sinasabi sa kanya ng ahas na yun. Kung hindi ang mga sinasabi ko. Hindi, wag na. Ako nang sasagot, Carlota. Hello? Ako ito, Maria. Si Soraya. At gusto ko makausap ang anak mo. Sino yan? Si Soraya. Pambihira naman, oh. Teka, Matias, sandali. Ano pa bang gusto mo, Aldo? Pakinggan mo naman ako, tita. Ayoko na makinig pa sa'yo, Aldo. Gusto ko lang humingi ng tawad sa nangyari sa party ni Pili. Pasensya ka na. Dapat naisip mo yan bago mo yung ginawa. Tatawarin mo na ako. Aldo, hindi magandang nangyayari sa bahay ngayon. Ayoko nang dagdagan ng problema dahil lang sa'yo. Pinatatawad na kita, pero huwag ka nang magpapakita pa. Huwag ka mag-alala. Hindi na kita guguluhin ulit. Ito na ang huling beses mo akong makikita. Sige, kung yan ang gusto mo. Hindi. Hindi yan ang gusto ko. Dapat lang ito sa akin kasi wala akong kwentang tao eh. Pasensya ka na. Tsaka paalam. Aldo. Anong kailangan mo sa kanya? Di ba sinabi ko na sa'yo? Kakausapin ko siya. Napakawalang hiya mo talaga. Paano mo nagagawang landiin ng lalaking pwede mo nang maging anak? May sakit siya, di ba? Alam mo yan? Dahil kilalang kilala ko ang anak mo. Sana naiintindihan yung mag-asawa ang paghihiganting pinadala ko kay nandito nung umuwi siyang lasing. Naniniwala ka bang kaya ko kayong siraing lahat, ha? Ano sinabi niya sa'yo? Walang kwenta. Huwag na lang natin siyang pansinin.
Hinahanap ba niya siya nandito? Oo, hinahanap na niya. Huwag na lang siguro natin siyang intindihin. Ito na naman siya. Siguro dapat nang puntahan at kumprontahin ang Soraya niya. Hindi, huwag Luis Fernando. Huwag na. Carlota, sa susunod na tumawag siya at hanapin si nandito, huwag na huwag mong ibibigay yung telepono. Maliwanag ba yun? Maliwanag po, senyora. Hayaan na lang natin siya, Luis Fernando. Huwag na tayong gumawa ng kahit ano. Mas mabuting bantayan natin si nandito. Pigilan natin siya makipagkita kay Soraya. Intindihin mo naman sana na hindi nga pwede. Kailangan mong manatili dito hanggat minor de edad ka pa. Maliwanag? Opo, Yaya. Alam mo, ang kailangan mong pagtuunan ng pansin ngayon ay ang makalakad ka ulit. Kailangan mong maoperahan para mangyari yun. Pero imposible na yun. Pero pwedeng subukan. Oo nga, Yaya Esperanza. Pero uulit na naman tayo. Mga laboratorio at eksamen na naman ng mga doktor. Pwes, edi umpisahan natin. Alam mo, mabuti na yun kaysa isip ka ng isip ng kung ano-anong bagay. Tulad ng pag-alis. Kakailanganin natin ng pera at ayaw ibigay yun ni Soraya kahit iniwan sa akin ni Papa ang lahat. Bueno, kapag na-champuan kong kalmado siya, kakausapin ko siya ng maayos tungkol dito. Mm-hmm. Kung nakakalakad lang ako, Yaya Esperanza, tingin mo makakalakad pa ako ulit? Pumunta rito ang asawa ni Fernando de la Vega, Aldo. Opo, mukhang alam ko kung bakit. Totoo ba ang sinasabi niyang may gusto ka sa apo niya? Hindi, hindi totoo yan, Papa. Mahal ko siya. Hmm. Mukhang tutol ang buong pamilya nila sa ginagawa mo. Hindi pa, hindi sila tutol. Maganda ba ang intention mo sa kanya? Eh, nung umpisa, hindi, pero ngayon, oo. Anak, hindi naman sa pinipigilan kita. Gawin mo ang gusto mo. Pero sa tingin ko ay makabubuti kung ititigil mo ang panliligaw sa kanya. Dadalhin na siya sa malayo, Papa. Pero babalik siya. Papa, makakahinga ka na. Dahil lang ako na ako mismo kay Tita, hindi ko na siya liligawan. Mukhang totoong hindi ako nararapat para sa kanya. Samahan mo akong manalangin. Mahal na Birhen, iligtas mo ang anak namin mula sa babaeng yun. Iligtas at ibalik mo po siya sa amin ng buo. Pakiusap, ibalik mo siya sa amin. Panginoon, protektahan niyo siya. Nakikiusap ako. Baby ko. Sandali, Soraya. Hindi ako makakasama. Kailangan ko pumasok ngayon. Huwag ka nang tumanggi. Isipin mo kung gaano ako napuyat sa kakaisip sa'yo. Miss na kita. Miss na kita, Soraya. Miss na kita. Yamucha honra.